Alright! What's up mga ka-Tibs? This is Bill J. Tibs. Biyahe muna tayo mga ka-Tibs. Susunduin ko lang yung asawa ko and habang nasa biyahe tayo, gawin na natin yung review natin kay Gizmo. Dito sa Suzuki Gixxer 150Fi ko. So na-purchase natin si Gizmo no March 2019. Nakuha natin to dito sa Suzuki One Luna, malapit sa amin dito sa Gagalangin Tondo. And pag-usapan natin kung ano yung mga naging problema ko dito. So umpisa nung nakuha ko to, okay na okay si Gizmo. Yung height niya is sakto sa akin, 5'8 ako. So yung paa ko nakalapat naman sa sahig. So tama-tama yung upuan nito, yung taas ng upuan niya. And pag tumatakbo naman siya, mabilis din siya eh. So sinasabi nung iba, kalabaw nga tawag dito kasi mabagal daw. So marami nagsasabi, Suzuki Gixxer, kalabaw tawag nila kasi nga mabagal nga daw. So actually, kung itako kong para nga siya sa mga sniper, sa Suzuki Raider, and even siguro sa R15 at saka sa mga ibang pareho niyang 150cc, siguro mabilis nga yung motor nila pero hindi siya maiiwan eh. Depende na lang siguro sa magmamaneho. So, sa speed niya tingin ko depende sa magmamaneho. Top speed ko nga pala dito, 115 lang. Kasi hindi naman ako nagsasagad din eh. Ewan ko kung after that kaya pa. Hindi pa naman ako bumiyahe talaga ng malayo eh. Minsan pag na-open lang tayo sa freeway, sinusubukan natin. Para makita lang natin yung top speed niya. Actually, hindi ko na bukas pang i-video yung top speed kasi wala nga akong action cam before. So, hindi natin na-testing ng ganun yon. Next time, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, subukan natin. So, kamusta na itong Gixxer ko? Ngayon January, 10 months old na siya. So, sa 10 months na yon, honestly speaking, wala naman akong masyado naging problema dito. Meron lang isa. Isa lang. Nung binili ko to, March, April, pagdating ng mga June, nagsimulang magloko yung battery nito. So, shoutout nga pala sa Kamote on Wheels. Mag-open na siya yung pwesto ni Sir Red Sweet Potato dito sa Gagalangin. Abangan nyo mga ka-tips, mag-open to sa February, mga last week ng February. So, abangan nyo yung opening niya. Shoutout twin kay Motolongis Vlog, kaibigan natin. Mabait tong vlogger na to. So, pareho ko siyang nagsisimula pa lang sa pag-moto vlog. So, supportahan din natin siya mga ka-tips. Yan yung Eastwind Advertising Sticker Works. Sa kanila ako nagpagawa ng sticker. Dito lang siya makatatagpuan sa may monumento lang banda, sa may Old Samson Road papuntang UE Letre. So makikita nyo doon yung pwesto niya. So isa nga lang naging problema ko dito. Nung June, nagloko yung battery nito. Ito ang nangyayari,
wala kasing kickstart to eh. So, ang ginagawa ko, mano-mano, pag ayaw mi-start yung gulong ko sa likod, gamit ko yung kamay ko para tawag nito. So, kinakadyot yung gulong sa likod. Gamit lang yung kamay. So, nakakinta ko, and then, pipihitin mo yung gulong ng kamay mo, so, aandar na siya. Ganun yung ginagawa ko. Bumalik kasi tayo sa Suzuki and nireklamo natin yung regarding to sa nangyayari. Sabi nga nila, papalitan nila yung battery. So, isa sa mga naging issue ng Suzuki Gixxer, yung battery na yon. Ewan ko lang sa ibang motor nila. So, yun mga katibs. Isa lang yun sa naging problema ko dito sa motor ko. So, bukod doon, wala na. Gaya ng sinabi ko, yung speed, hindi ko ako masyado mahilig magpatakbo ng matulin. And, paminsan-minsan lang, nakakahataw tayo ng konti. So, ngayon, ganito lang. Ganitong takbo lang tayo. Hindi tayo nagmamadali. Regarding naman sa langis nito, pag nag-change oil tayo, gamit ko lang is yung sa Suzuki lang. Hindi ko pa siya nagagamitan ng mga ibang langis. So, okay naman performance niya. Alaga lang ako sa change oil. Actually, before, dinadala ko pa sa Suzuki to. Lately, ako na lang change oil nito. So, ano pa ba ang pwede nating pag-usapan kay Gizmo? Yung clutch niya, okay naman. Malambot naman yung clutch nito. Yung brake niya, okay din. Malakas. So, hindi pa naman ako na-skip. Siguro kahit ano namang motor eh, kung madadaan ka sa madulas na area, mabuhangin, and then bigla kang napapreno, eh talagang same lang abutin mo. Depende na lang sa pagmamaneho talaga. So sa ngayon, yun lang talaga naging problema ko dito, yung battery. So nung napalitan siya, ito na, okay na ulit. Pag nag-start ako, one click na ulit. Wala nang problema. Ang medyo nahirapan lang kami dito, yung asawa ko, kasi pag sakay ko siya, natataasan siya. Medyo mataas dito yung likod. Madalas kasi sa umaga, sinasakay ko yung anak ko, saka yung asawa ko, pagpapasok sa office, sinatid natin. So yung anak ko, nakaupo dito sa harapan. Umaatras lang akong konti, tapos yung asawa ko, nasa likod. Medyo konti na lang inaupuan ng asawa ko kasi nga balisi lang yung upuan eh. Bukod sa maiksi, mataas talaga siya. Kaya medyo hirap siya sumakay. Hindi gaya nung dati nating motor, yung mababa lang yun. So yun ang gamit natin before eh. Doon komportable siya. So sa upgrades ni Gizmo, actually, wala pa akong upgrades talaga dito. Yung muffler, di natin pinapalitan. Stock pa lahat to. Bali, ang ginawa lang natin, nagdikit lang tayo ng decals. Tayo lang din gumawa nun. Kung makikita nyo, yung isa sa mga in-upload natin sa YouTube, panoorin nyo na lang kung paano ko hinapitan ng decals si Gizmo. Tapos, naglagay lang tayo nito. Yung cellphone holder na may charger. And ito lang, pinalitan natin ang bolt na to kasi nga, kinakalawang siya. So, stainless na yan, mga katids. Siguro, kung magkakapera ako, i-upgrade natin si Gizmo. Bala kong palitan yung itong handle niya, and then yung muffler. So, kung papalarin, gusto ko sana magpagawa sa 01 Moto. So, kung makakapunta tayo doon and may budget na tayo, doon tayo magpapagawa. So, yun lang mga katid. Yung 10 months old na Suzuki Gixxer ko, hanggang ngayon, wala tayong naging problema, kundi yung battery lang talaga. So, okay na okay pa rin siya manakbo, matulin siya. Eh, dito na tayo mga katid, sa asawa ko, and itayin ko na siya lumabas. Tapusin ko na itong video ko dito, and salamat sa inyo, subscribe to my channel, BillJT, click the bell button, and like and share na rin mga katid.
Tapos, kung gusto nyo, may mga suggestion kayo, comment kayo sa baba. Salamat sa inyo and God bless to all. So mga ka-tips, ito pala yung isang problema ng Gixxer. Kung mapapansin nyo, ito yung signal light niya. Ayan, palagi itong nababali eh. Pag nasagi siya, yan, bali na agad. Pati yung kabila ako, natatanggal lang siya, bali na uhugot. So, hindi ko pa siya nadidikit, kaya pansamantala, nilagyan ko lang muna ng tape. So, isa yan sa mga problema ko sa Gixxer. At kung mapapansin nyo, masyadong malapad yung tapalodo sa likod. So, yung iba, tinatanggal na yan para maging maporma. So, nilalagyan, pinapalitan ng underneath and then naglalagay na lang ng maliit na plate holder para yun yung pangharang sa talsik ng putik. So, yung iba naglalagay dito. So, yun, yung mga issue lang nitong Gixxer. Bukod doon, yung battery nga. Pero okay na siya ngayon. Wala na akong problema sa battery nito. So, sa mga gusto magpaganda na motor, upgrade na lang talaga. Pwede kayo maglagay ng mga accessories na. Kaya lang ako kasi wala pang budget, kaya hindi ko pa masikaso. So, siguro kung magkaka-budget tayo, unahin natin yung muffler niya. So, yun, sana mapalitan natin yung muffler niya. Kasi stuck na stuck tong motor ko eh. So, ayan na. Kamote on wheels. Dito na tayo. Sige, guys.